Patuloy pong bumubuti ang lagay ng boksingerong si Z. Gores. Pero ayon sa kanyang manager, posibleng hindi na siya makabalik sa pagboboxing kahit pa lubos na siyang magaling. Mula Las Vegas, Nevada, exclusive nagpapatrol, North America correspondent Bev Lorente. Sana matuloy yung mga rumors na by, siguro by next fight, it's gonna be a world title fight. I hope so. Yeah, it's gonna be a good fight then. Ito ang mga katagang huling binitawan ng bantamweight Pinoy boxer na si Z. Gores bago mapuruhan sa laban kontra kay Luis Melendez ng Colombia noong Sabado. Eksklusibo pang nakuna ng ABS-CBN North American News Bureau ang training ni Gores sa Mayweather Gym sa Las Vegas, dalawang araw bago maganap ang trahedya. Kitang-kita sa mata ng 27 anyos na boksingero ang determinasyon at ambisyong matamo ang world title sa bantamweight division. Yung later rounds na parang nanghihina ko, then yun ang wino-workout namin ngayon. Nasa intensive care unit pa rin si Gores matapos ang mailalim sa operasyon sa utak. Tingin ng veteranong referee na si Carlos Padilla, posibleng ang left straight punch ni Melendez na tumama sa kaliwang sintido ni Gores ang dahilan ng pamumuo ng dugo sa ulo. Sa panga, dito, o dito sa sintido. Pero good news naman ayon sa manager ni Gores na si Michael Aldiguer. Patuloy ang pagbuti ng lagay ng boksingero at nagagawa na niya ang mga simpleng pagsenyas at bahagya pang naigalaw ang ulo. He did a lot of positive things right now, like you know, he did it. You know, he was able to lift two fingers right now, and when he was asked to look for the tube in his mouth, he was able to do that. Kinumpirma din ni Aldiguer na paggaling ni Gores ay hindi na nila papayagang makabalik pa siya sa ring. Over for him. Definitely, it's over. We wouldn't want. I mean, I'm sure my father and myself and the whole ALA team wouldn't want him to fight again. Sasagutin ng insurance ng Top Rank Promotion ang lahat ng gastusin sa ospital. Samantala, inaayos na ang mga papeles ng asawa ni Gores papuntang Las Vegas. Ang anak naman ni Z, nagpadala ng sulat sa kanilang tatay na nag-aanyaya sa kanyang bumalik na sa Pilipinas, lalo't magpapasko na. Di man natupad ni Gores abutin ang tugatog ng kanyang pangarap sa boxing, na nanatili pa na itong mandirigma sa gitna ng labang hinaharap niya ngayon. Bev Lorente, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Hindi raw po